أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bago ang lahat, tayo magsimula sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tayo magbigay sa kanyang magbigay po guys sa kanyang huling sugo na si Muhammad, na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man na nagsunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tayo po ay magbatian ang pagbati na nagmula pa sa kalangitan, ang pagbati na kauna-unahang itinuro ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang kapintasang katastasan sa kauna-unahang tao na kanyang nilalang na si Adan o si Adam alayhis salam, sa mga yanawa ang kapayapaan, ang pagsasabi ng salam, at ang pagbati ng mga taong muling makakapasok sa paraiso. Kaya kayo ay binabati namin na makalangit ang pagbati na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ang kapayapaan, ang habag ni Allah at kanyang biyaya ay suma inyo nawang lahat. Tayo po muli ay nasa ating paksa patungkol sa mga mumunting katanungan na itinatanong ng ating mga kapatiran. At tayo ay dumako dun sa tanong na bilang ang pagtestigo ba daw na si Muhammad ay sugo ni Allah ay kapareho ng pagtestigo na walang Diyos maliban kay Allah? Or gawin natin madali yung tanong, ayon sa kanila, pwede ba daw na ang pagsashahada o yung pagsaksi o pagpasok sa Islam, sapat na ba yung sabihin lang na asyhadu alla ilaha illallah at hindi na sasambitin yung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ulitin natin. Ayon sa nagtanong, ang maana, no, ang kahulugan ng kanyang katanungan, na kapatid, maaari ba na sa pagpasok sa Islam, sa pagsaksi, no, pwede ba nasabihin na lamang ang asyhadu alla ilaha illallah at hindi na babanggitin yung pangalawa o yung karugtong nito, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sapat na ba ito? Sapat na ba sa pagpasok sa Islam ito? Sapat na ba yung pagsaksi na sabihin lamang na walang Diyos maliban kay Allah at hindi na sasambitin yung at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo? Maaari ba ito? Sapat ba ito? Tanggap ba ito? At ito ang ating bibigyan linaw sa ating mga kapatid. Tulad ng binanggit ng ating butihin, Sheikh Rahmahullah, sa bagay na ito, sabi natin to ay binigyan ng kasagutan ng ating butihin Sheikh mula doon sa Shar' at-Tahawiyah o sa aklat ng Shar' at-Tahawiyah, na ayon sa kanya, sa ating butihin Sheikh Rahmahullah, na dapat nating matutunan na sa Islam, no, na iulat mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-Islam ala khamsa. Ala khams, shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait man istata'a wa alayhi sabila wa sum Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Na iniulat ayon sa kanya na sa isang salaysay ng mula sa huling sugo na naiulat, na ito ay iniulat sa atin mula kay Abdullah ibn Umar. Sinabi natin si Abdullah ibn Umar ay anak ni Umar ibn Khattab. Sa Umar ibn Khattab, ang pangalawang kalipa pagkatapos sumao ng huling sugo sallallahu alayhi wasallam, na ang pampala ni Allah sumaka pepaan at kalugdan nawa silang lahat ni Allah o pareho ni Allah, si Umar at si Abdullah ibn Umar, nawa ay kalugdan sila ni Allah. Na ayon kay ibn Umar, na narinig niya na sinabi ng propeta ni Allah o ng sugo ni Allah, nawa ang pagpapala ni Allah sumaka niya kapayapaan, na umano ang Islam ay itinayo sa lima: ang pagsaksi na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah, tinatawag natin shahadatain, at ang pagtataguyod ng pagdarasal o obligadong pagdarasal, yung tinatawag natin na salah, at pagbibigay ng obligadong kawang gawa na tinatawag nating zakah, at ang paglalakbay sa Makkah na tinatawag nating hajj, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay napagkasunduan, mutafakun alay, rawahul Bukhari wa Muslim. Ito ay napagkasunduan at inuulat pareho ni Bukhari at Muslim. Ayon sa kanila na ang haligi ng Islam ay lima. Sinabi natin yung shahada o shahadatain, yung pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Pangalawa, wa aqim sala o yung pagtataguyo ng obligadong pagdarasal. Wa ita'iz zaka o yung pagbibigay ng obligadong kawang gawa. Wa hajjul bait man istata'a wa alayhi sabila, yung paglalakbay sa tahanan banal ni Allah sa Makkah, na ito ay tinatawag nating hajj sa may kakayahan. At sumu Ramadan, at pag-aayuno naman sa buwan ng Ramadan. Na ayon sa ating butihin Sheikh Rahmahullah,
يتقبل شهادتان ركن واحد من الأركان الإسلام. هذا الركن الأول من الأركان الإسلام. Ayon sa kanya na ang shahadatain, yung naunang haligi, yung pagsaksi na walang i-Diyos, na walang Diyos maliban kay Allah at ang kanyang at walang ibang sugo na siya pinadala maliban kay Propeta Muhammad, ito ang unang haligi ng pagpasok sa Islam. Sabi na ang limang haligi ng Islam at ito ang unang hakbang papasok sa Islam. Sinabi natin na ayon sa kanya na ang shahada o shahadatain ay mula sa mga haligi ng Islam. At ito yung unang haligi ayon sa kanya, no? Sabi natin mayroon limang haligi, yung shahadatain ito yung una, no? At ito yung una sa mga haligi ng Islam ayon sa kanya, rahmahullah. At ayon sa kanya na ang pagtitiyak o ang pagtitiyak sa shahada, yung pagsaksi natin, no? Kailangan kasi ito ay i'tiqad, kailangan ito ay tiniyak natin bago natin saksihan. Kasama sa pagtitiyak na ito ayon sa kanya ang kaisahan ni Allah at pagsaksi natin na si propeta ay mensahero ni Allah, na mayroon siyang dalang mensahe mula kay Allah. Ito yung Quran, no? Sinasabi natin. Wakalo, sinabi pa na ating butihin, Sheikh. Wakalo, aw, libayanan ishtirak, no? Libayanan ishtirak di jumlatan fil hukum. Ayon sa kanya na sinabi na yung wa, sinabi natin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayon sa kanya na yung wa, na ang kahulugan nito sa Tagalog ay at, no? Walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Ayon sa kanya na yung salitang wa o at doon sa dalawang pagtestigong ito ay magkadugto, na kung saan ayon sa kanya sa butihin Sheikh, ayon sa butihin Sheikh, na ito ay nangangahulugan lamang na pareho ang pambabatas nito at sila ay patas, no? Ibig sabihin yung dalawang pagtestigo na ito sa kaisahan ni Allah, no, o walang Diyos maliban kay Allah at pagiging sugo ni Propeta Muhammad, na ang pambabatas na ito na sila ay pareho at sila ay patas. Dahil dito ayon sa kanya, rahimahullah, habaga naman siya ni Allah, na obligado na sabihin ng alipin ng isang taong yayakap sa Islam, obligado na sabihin na ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, at ganun din na sabihin at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ulitin natin, no? Ayon sa kanya na dahil dito, no, obligado sa isang papasok sa Islam na sabihin, ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Na ayon sa kanya, dahil ang pambabatas nito ay pareho, magkapantay sila ng pambabatas patungkol dito. Kaya ayon sa kanya, rahimahullah, wakala Hafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, na ayon sa kanya na sinabi ni Hafid ibn Hajar, kahabagan nawa siya ni Allah, at ang pagpapaiksi, no, ng shahada na ito, yung sasabihin mo lamang na walang Diyos maliban kay Allah, na ayon sa kanya na sa ibang mga ulat, sa ibang mga alim ng kanyang kapanahon, ayon kay Hafid ibn Hajar, na ito ay maaari sa kondisyon na ito ay batid niya sa kanyang sarili at nauunawaan niya na ang shahada na ito ay pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Halimbawa, no, sabihin natin, ashadu ala ilaha illallah, no, binaiksi. Pero ang kahulugan, ang karugtong nito ay batid niya sa kanyang sarili at kanyang nauunawaan, ayon kay Ibn Hajar, na merong ibang mga eskola sa kanyang kapanahon nagsabi na ito ay maaari. Ngunit tingnan natin ang sinabi naman ni Al-Mulla Al-Qari, rahmahullahu, kahabagan naman siya ni Allah. Ayon naman, wakala Mulla Ali Al-Qari, rahmahullahu, no, na ayon sa kanya, kahabagan naman siya ni Allah, na hindi maaari, no, laya Diyos, na hindi maaari na paghiwalayin ang dalawang pagsaksi na ito ayon sa pambabatas ng Islam. Ginawa itong isa at nabanggit sa ibang ulat na iisa ang dalawang pagsaksing ito, no, at ito ay dapat, no, ayon kay Mula Al-Qari, habagan naman siya na ila, na ito ay hindi maaaring paghiwalayin. Ibig sabihin, ayon sa kanya, na kung tayo ay magsasyahada, obligado yun na sabihin natin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayon sa kanya na ito ang dapat. Saksihan natin na walang ibang Diyos maliban kay Allah at saksihan natin ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanya na ito ay dapat, no? Na ito ay hindi dapat paghiwalayin dahil pareho sila o patas sila ng batas, no? At sinabi din, no, ayon sa kanya, ayon pa sa kanya,
Wakila at natiyak na mula sa pinagsamang maraming mga ulat, katunayan ayon sa ating butihin Sheikh Remhola, no? Katunayan na hindi maaaring maging tama, no? Tandaan nito mga kapatid, pakinggan. Hindi maaaring maging tama ang Islam o ang pagpasok ng isa sa Islam maliban na lamang na sambitin niya pareho ang mga ito sa tamang pagkakasunod. Ito ay naiulat sa Merkat Al-Mafatih, mula sa aklat ng Merkat Al-Mafatih, na ayon sa kanya ay sa butihin Sheikh Rahmahullah, na natiyak mula sa mga pinagsamang katibayan, mula sa mga ulat, katunayan na hindi maaaring maging tama ang pagpasok ng isa sa Islam maliban na lamang na sambitin niya pareho ang mga ito sa tamang pagkakasunod. Maana ang kahulugan ayon kay Mulla Al-Qari, no? Na hindi mo pwedeng sabihin na wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah, no? Sasabihin mo na at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah, at ako'y sumasaksi na walang Diyos malibang kaila. Binabaliktad. Kung babalikta rin ito, ito ay hindi maaari ayon sa kanya. Kailangan ito ay tama ang pagkakasunod ayon sa kanya, rahmahullah, no? Kaya kung tayo magsashahada, kailangan mauna yung ashadu an la ilaha illallah. At saka natin isusunod yun, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hindi pwede na una yung wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah. So mali, ayon sa kanya. Kailangan hindi siya paghiwalayin at kailangan tama ang pagkakasunod, no? Ayon pa kay Sheikh Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah, sa ating butihin Sheikh, dagdag pa niya, rahimahullah wa ta'ala, no? Na ginawa isa o ginawang isa, no? Ja'alu wahida, no? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, rukun wahida. Ayon sa ating butihin Sheikh, Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na ginawa ang pagsaksing ito, yung pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo, bilang iisang haligi. Na ayon sa kanya, mayroon limang haligi ang Islam. At ang una dito, ang shahadatain. Isabihin, ang unang haligi, ang dalawang pagsaksi. Ginawa itong isa, itong dalawang pangungusap na ito, bilang isang haligi. Kaya ayon sa kanya, na hindi maaari maliban mula, no, sa isa na papasok sa Islam, nasambitin ito ng buo o magkasunod, no? At ganoon din ayon sa kanya, na hindi maaari ang gawain pagsamba na wala siyang ikhlas. At hindi na naman maaari yung gawain pagsamba na walang mutaba'a. Subhanallah, no? Na ayon sa kanya na ito ay pinapahiwatig, na ito ay pinapahiwatig na li'anna kullu ibada labud piha min ikhlasa wa mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa ating butihin Sheikh, Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na hindi maaari yung gawain pagsamba na walang ikhlas. Ano yung ikhlas doon? La ilaha illallah. At walang mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. At hindi naman maaari yung pagsamba na walang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon sa kanya na ito ang isa sa mga pakahulugan ng shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Maana ito ay ikhlas. Gagawa tayo ng pagsamba para kay Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugat, at ito ay nagpapatunay lamang na kung saan ang ating gawain pagsamba ay gagawin natin pisharaah na ayon sa isinibatas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah pag-aaralan natin sa susunod dito yung kahulugan pa ng o iba pang kahulugan ng wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inshallah putulin natin dito. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Si Allah ang walang kapintasan na ating pinapapurihan. Tayo humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagkukulang. Kayo mga kapatid sa Islam, hinihikayat ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah at humingi ng kapatawaran. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.